John chapter 3, beginning from verse 22 up to verse 36. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. And John also was baptizing in Ainon near to Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. For John was not yet cast into prison. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. John answered and said, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore, is fulfilled. He must increase, but I must decrease. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. And what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos aming Panginoon, sa muli aming manalangin. And yung pagpapala, pangungusap sa about sa pusaan ng Diyos. Lalo higit sa mga panahon ito, Panginoon, na nais mo po ng pananampalataya ng bawat isa ay maging matibay, maging matatag, sapagkat ang panahon, Panginoon, tunay ay pasama ng pasama. Nais mo po, O Diyos, na ang inyo pong mga pinili, Panginoon, ay manatili sa kanilang pong pananampalataya. At hindi lang po paano manatili, kundi magamit niyo po, Panginoon, sa ikaw. Alalago, Panginoon, ang inyo pong kaharian, Panginoon, sa mundo ito. O Diyos, ang dalangin ko po, sabay niyo po ang jablo, sa aming pong kaisipan, nalangin sa kaisipan ng pagpagsalita, ang inyong lingkod, Panginoon. Hayaan niyo po, Diyos, ang inyo po lamang pong kaisipan, manatili sa aking kaisipan, ang inyo pong damdamin sa aking puso. Ang inyo pong mga salita, ang mamutawi sa akin pong mga bibig. Huwag po kayaan, Panginoon, na masabi ko ay nanggaling lamang sa aking sarili, kundi, O Diyos, sumasa po ako, at ito po'y manggagaling sa iyo. O Diyos, patawad po muli sa mga pagkakasala namin, Panginoon, ihanda ang bawat puso at maging pagpapala, Panginoon, sa aming pong buhay ang salitang mahahayag. Sa pwede aming dalangis po ang Jesus. Amen. Salamat po, makapuna po kayo. Okay, tayo po ay dadako sa atin po pag-aaral patungkol na kapatid sa buhay pa rin ng Panginoon at ang kinalaman ito sa buhay naman ni John the Baptist. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, napakahalaga ng mga tinatawag nating mga leaders ng atin pong mga leaders ng relihiyon. Sapagkat ang leader ng relihiyon ay napakalaking impluwensya sa atin pong lipunan. Sabihin man natin, amin man natin o hindi, ang mga religious leaders ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa atin pong mundo. Okay? Kung paanong kanilang napapaikot ang mundo sa kanilang kamay, lalo higit ngayon mga kapatid sa atin pong panahon, na talagang nais ng mga religious leader na mas makakuha ng mas marami hanggat maaari ng mga followers, mga tagasunod. Okay? At makikita natin ang kapatid na sinusukat ang tagumpay ng isang religious leader sa dami ng kanyang mga tagasunod. Sa laki ng kanyang mga ng kanyang building. Okay? Sa laki ng tinatanggap na offering, okay, sa daming mga bansang napupuntahan,
sa lawak ng impluwensya, dyan po sinusukat ang tagumpay ng mga religious leaders sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, paniniwala, ang Panginoon, ang ating pong pastol. Amen? Amen? Siya po ang ating dakilang pastol. At bilang siya po ang ating pong pastol, mga kapatid, siya po ay nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin bilang siya po ang ating pong pastol. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos ay sa kabila ng si Kristo ay umakyat na sa langit, ipinadala ang Banal na Espiritu, ay meron po siyang ginagamit ng mga instrumento. Okay? Ayon po sa 1 Corinthians, Ephesians, chapter 4, verse 11, isa po sa pagpapala ng Panginoon sa buhay natin ay yung mga instrumento, human instruments na ginagamit ng Panginoon. Okay, sabi po dyan sa verse 11, and He, ang Diyos, okay, ang Panginoong Jesus, nung siya po ay umakyat na sa langit, okay, ay ano, He gave some apostles. Nagbigay siya ng mga apostol. Alam natin yung mga apostol ng Panginoon, yung 12 apostles sa Biblia. Okay, at sabi dyan, nagbigay din ng mga propeta, nagbigay ng mga evangelista, tagapangaral ng mabuting balita, and some ano, pastors and teachers. Ang Panginoon sa kanyang kabutihan ay nagpadala ng mga taong ito, okay, para saan? Verse 12, sa ikatitibay, ikalalago, perfecting of the saints. Pag sinabi, perfecting, ano sa Tagalog yan, Brother Jay? The perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal, okay, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. God uses human instruments. Amen? Gumamit ang Diyos ng instrumento sa aking buhay, gumagamit ang Panginoon ng instrumento sa inyong buhay. Tayo po mga kapatid ay pinagpapala ng Panginoon dahil nagbibigay siya ng mga taong ito upang ikasakdal ng mga mananampalataya. Yung mga banal po na yan ay yung mga sumampalataya sa Panginoon. Sabi dyan, upang sila ay maglingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya napakahalaga ng ginagampanang lugar ng mga leader ng church. Pero sabi ng Panginoon, binalaan din tayo na ano, mag-ingat sapagkat dalabas ang mga maraming ano, bulaang propeta. Nasa halip na tayo po ay dalhin sa Panginoon upang tayo po ay maging sakdal, ay lalo pa po tayong mapahamak. Kanina lang po may napanood akong video, kanina po kagabi, na nabalita po natin si Kibuloy, tama? Yung nahuli po yung kanyang aeroplano sa Hawaii. Meron siyang video na lumabas. Okay, na ano, doon sa kanyang gathering sa Davao, nagsalita siya. Sabi niya, meron na po tayong inanoint at inappoint ang Diyos na maging presidente ng ating bansa. Walang iba, kundi si Gibo Chidoro. Kina-announcement niya, palakpakan yung mga tagasunod niya. Si Gibo Chidoro daw ang appointed ng Diyos na maging presidente. Ano nangyari? Manalo ba? Hindi. Sino nanalo nung panahon na yon? Si? Pinoy. Okay. Eh biglang pumunta naman itong si Chris Aquino doon sa Davao at kinausap si Kibuloy. Sabi ni Chris Aquino, ikaw kasi pastor, dapat magkaroon ka ng pananampalataya. May nagalakad sila. Sabi ni Kibuloy, oo nga. Kasi ang revelation naman talaga sa akin ng Diyos na maging presidente ay yung kapatid mo. Kaso naibigay ko na yung salita ko kay Gibo. Mabihira sabay, bawi. Bihira, ano?
Yan po mga kapatid ang mga leaders daw ngayon. Mga nagpapanggap na mga leader ng mga relihiyon. Na napakahalaga ng buhay ng mga lalaking ito na pinili ng Diyos sa atin pong buhay. Pero mag-ingat po tayo sapagkat maraming gumagala dyan na ginagamit ang kanilang impluensya, ang kanilang talino, ang kanilang karisma upang akitin ang tao papalayo sa Panginoon. Hindi lahat nagsasabing pastor, hindi lahat na may hawak ng Biblia ay galing po sa Panginoon. So sabi natin dito, isa sa pinakamahalagang katangian ng isang lingkod ng Diyos ay yung tinatawag po nating kapakumbabaan. Huwag mong susukatin ng isang leader sa kanyang katanyagan. Huwag mong susukatin ng isang leader sa kanyang kakayanan. Huwag mong susukatin sa kanyang kayamanan at impluensya. Tingnan mo muna sa kanyang buhay kung makikita mo ang kapakumbabaan sa kanya. Lahat mga kapatid ng tunay na maglilingkod sa Panginoon ay dapat binitinatawag na humility. Kaya napakahalaga po nito. Napakahalaga. Now, sa verse 22, sabi dyan, and after these things, came Jesus and His disciples into the land of Judea. Nagsisimula na po, dito sa ating pagbinasa, nagsisimula na po si Jesus na mag-minister. Okay? Katatapos lang po niyang mabinyagan, magpabautismo. Okay? Katatapos lang po niyang makausap si Nicodemo. Pero nagsimula na rin po sa ano? Makipag-niig sa mga tao. Okay, sabi dyan, meron siyang mga disipulo, sabi dyan, and there he tarried with them in the land of Judea and baptized. Nagbabaptize po, okay, ang Panginoon, bagamat hindi siya nagbabaptize, kundi yung kanyang mga disipulo. Sabi sa Matthew, and John also was baptizing in Ainon near to Salem because there was much water there and they came and were baptized. Ito po ang problema, sa iisang lugar, okay? Merong dalawa na nagbabautismo. Sa banda-banda roon, ang nagbabautismo ay ang Panginoong Jesus. Sa banda-banda rito, ang nagbabautismo si John the Baptist. Okay. Pero ang una talagang nagbautismo, ang una talagang dumating sa lugar na yon, ay walang iba kundi si John the Baptist. Now, ano pong nangyari? Sa verse 24, hindi pa po na ikukulong si John sa panahon na ito, si John the Baptist. Okay? Ang binabasa po natin ay Book of John. Okay? Ang sumulat po ng Book of John ay John the Apostle. John the Beloved. Pero ang tinutukoy po natin John ngayon na nagbabaptize ay si John the Baptist. Magkaiba po sila. Okay? Naintindihan niyo po? Iba po si Juan na alagad at iba po si Juan na Bautista. Okay? So, ang nagsusulat si John the Beloved, ang isinusulat niya, ay tungkol kay John the Baptist, para maging malinaw lang po. Now, sa verse 25, then there arose a question between some of John's disciples and the Jews tungkol sa pagbabautismo, the purifying, yung paglulubog sa tubig. Nagkaroon ng question, bakit? Sapagkat si Jesus nagbabautismo doon, si John nagbabautismo, at yung mga tao, yung mga Hudyo, nalilito, kaya lumapit sila sa mga alagad ni John. Okay? Now, sabi dyan, and they came unto John, itong mga disipulo, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth and all men come to him. Lumalapit ang mga tao sa kanya, nagbabautismo rin. Ngayon, ito po ang panahon mga kapatid na unti-unti na kumukupas na yung ministry ni John the Baptist. Ang bilis. Okay? From the Old Testament, alam po natin na inihula na si John the Baptist ay darating upang ihanda ang daan ng Panginoon. Pero sa loob lang ng mahigit 6 na buwan, maybe sabi natin 1 year mahigit, ay papawala na agad yung ministry ni John the Baptist. Napakabilis. Bakit? Yung mga tao na dating lumalapit kay John the Baptist, yung mga tao na dating nakikinig kay John the Baptist, ay ano, lumilipat na sa
Panginoong Jesus. Bakit? Si John the Baptist, wala naman siyang ginagawang himala. Wala po na-record sa Biblia na si John the Baptist ay gumawa ng himala. Pero ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng himala. Si John the Baptist ay nagtuturo, pero kapag si Jesus ay nagsalita, ay kakaiba yung kanyang pagsasalita. Walang katulad in authority ang pagsasalita at wisdom ng Panginoong Jesus. Kaya yung mga tao ay lumilipat na kay Jesus sa halip na dating tagasunod ni John the Baptist. Now, ito nagiging problema. And John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Ang tanong, nawawala na yung mga tagasunod ni John the Baptist, unti-unti na nauubos, natitira na lang yung mga talagang disipulo ni John the Baptist. Ang tanong, si John the Baptist ba ay isang matagumpay na lingkod ng Panginoon? Paano natin sinusukat ang tagumpay? Sabi nga sa inyo, pagka ang isang tao, ang dating niya, pagka tumayo siya, meron pang iba't iba ang damit. Every Sunday, naka-Americana, ang ganda ng bihis, ang ganda ng sapatos. Okay? Magandang pananamit, maganda ang bahay, maraming mga dumadalo, maraming tagasunod. Ano kaya si John? Alam naman natin si John the Baptist, ano po ang kanyang damit? Ano po? Yung balat lang ng hayop. Okay? Ano po ang kanyang pagkain? Honey at balang. Ano po ang kanyang tirahan? Ilang wilderness. Okay? So kung doon natin titingnan, sabihin natin si John siguro hindi siya isang matagumpay na lingkod ng Diyos. Bakit? Wala siyang sasakyan, wala siyang magandang bahay, wala siyang maraming tagasunod, hindi masarap ang kanyang kinakain, siguro hindi siya matagumpay. Pero ang Panginoon mismo nagsabi na walang isinilang na mas sigit pa kaysa kay John the Baptist. Kaya sabi niya, eh hindi naman mahalaga sa akin. Bakit? Lahat ng tinatanggap ng tao ay tinanggap niya mula sa langit. Ano mang meron ka, yan ay galing sa Panginoon. Amen. Maliban na lang kung yan ay galing sa Diablo. Okay? Kung ikaw ay gumawa ng paraan, sa malik na paraanan, nagkaroon ka ng sasakyan, galing sa Diablo. Nagkaroon ka ng bahay, galing sa Diablo. Nagkaroon ka ng misis, galing sa Diablo. Okay? Delikado po yun. Pero ang isang tao, sabi niya, hindi ka pwedeng tumanggap ng namang bagay na galing sa sarili mo. Yan ay galing sa Panginoon. Ano mang meron ka, yan ay bigay sa iyo mula sa langit. Verse 28, ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before Him. Ako ang, hindi ako ang Kristo, ako lang ang sinugo upang manguna sa Kanya. Verse 29, he that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. Ang aking kagalakan ay na pupuno kapag narinig ko ang bridegroom. Ako, hindi ako yung bridegroom. Ako yung kaibigan ng groom. Sabi niya, hindi ang bride para sa akin. Ako ay kaibigan lang ng groom. Kaya nga, mas masaya na ako kung kasama ko, narinig ko, alin, ang boses ng bridegroom. Sino yung bridegroom na yun? Ang Panginoong Jesus. At ang bride ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Kaya sabi niya, hindi ako nakikipagkompetensya sa Panginoon. Ito po ang problema, lalo higit sa mga kapastoran, nagkakaroon po ng kompetensya. Okay, nagkakaroon po ng paligsahan, nagkakaroon ng pataasan, nagmamalakihan, ito, mas malaki ang church nito, malaki ang building, maraming umaatin, magandang sasakyan, etc. Kapatid,
Ako'y naniniwala na hindi po dapat naglalaban-laban ang mga lingkod ng Panginoon, kundi dapat ay nagtutulungan. Amen. Kaya isa po, mga kapatid, sa pinag-aaralan ko ay yung huwag akong mainggit sa accomplishment ng ibang pastor. Huwag akong mainggit sa accomplishment ng ibang mga gawain. Tayo po bilang church, hindi po tayo naiinggit sa gawain ng iba. Ang hinihintay lang natin ay kung ano yung ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat minsan may mga pastor gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat. Maparami lang ang kanilang members. Gagawin ang lahat ng pambubola, pagsisnungaling, pangbibaby, para lang ang kanilang mga attendees ay dumami, pero mga kapatid, hindi po yan ang tunay na puso ng isang pastor. Ang pastor, ang puso niya, sino man ang nandiyan, nakaupo, ako'y naniwala, yan ay galing sa Panginoon. At ako po ay nanalangin sa Panginoon na kung tayo man po ay dagdagan ng Diyos, lalo higit sa atin pong anniversary, I hope yan po'y galing sa Panginoon. Ayoko na po, mga kapatid, na galing sa Diablo. Ayoko po na galing dahil lang sa aking sariling gawa. Ang gusto ko ay galing sa Panginoon. At ang tanong ko po sa inyo, ikaw kaya ay galing sa Panginoon? Narito ka ba? Dahil ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Okay? Maging maingat po tayo. Sapagkat minsan, sa sobrang galing ng pastor, sa sobrang bait ng pastor, sa sobrang lambing ng pastor, sa sobrang sipag ng pastor, minsan yung mga member sa halip na tumingin sa Panginoong Jesus ay tumitingin na sa pastor. Masyado na nilang ina-idolize ang mga leaders. Kaya nga yung mga leaders naman, ay ano, yan pa naman ang gustong-gusto ng tao. Sasamantalahin. Samantalahin. Okay. Alam natin ang kapatid. Sa panahon natin ngayon, ang mga religious leaders, grabe. Ang mga pare, tingnan mo, tanungin mo, ilan po ang inyong sasakyan? Ilan po ang inyong pong bahay? Ilan po ang inyong pong lipa? Tanungin mo. Sabihin sa'yo, napakarami. Pakayaman na sila. Hindi po yun ang tagumpay. Kaya nga, ang paalala po ng Panginoon sa atin ngayon pong umaga, huwag kang tumingin sa pastor, tumingin ka sa Panginoon. Sapagkat ang pastor, ang leader, dinadala lang po ang tao sa Panginoon. Pagka ang tao dinadala na sa pastor, sumunod kayo sa akin, matakot kayo sa akin, igaanan niyo ako, pakainin niyo ako, etc. Lahat na ay para sa akin, kapatid, tumakas na kayo. Hindi yan pastor, yan ay impostor. Ang tunay na pastor, ibibigay niya ang buhay niya para sa tupa. Para sa tupa. Now, tingnan po natin, ang sabi ni John the Baptist, ito po ang kanyang puso. Naingit ba siya sa Panginoong Jesus nung yung mga tagasunod niya dati lumipat na? Sabi niya, hindi. Verse 30, sabi niya, He must increase, but I must decrease. Ito ang puso ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Na hindi mo desire na ikaw ay sumikat, hindi mo desire na ikaw ay kilalanin, hindi mo sikat na ikaw ay maging makapangyarihan, kundi laging ang gusto mo ituro ang tao kay Jesus. Bakit? Ang tanong, bakit itinuturo ni John ang mga tao sa Panginoon? Bakit sabi niya, dapat si Jesus ang maitaas at dapat ako ay bumaba? Verse 31, these are the reasons why. Verse 31, bilisan natin, He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthy, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Bakit ang
Masaya na si John the Baptist na dalhin ang tao sa Panginoon. Why? Sapagkat walang ibang tao na nanggaling sa langit. Walang ibang pastor na nanggaling sa langit. Walang ibang leader na nanggaling sa langit maliban ang Panginoong Jesus. Lahat ay tagalupa. Because of His heavenly origin, nagmula ang Panginoon sa langit. Nagmula si Jesus sa langit. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Ipinanganak siya ni Maria, pero hindi siya nagsimula sa sinapupunan ni Maria, kundi sabi sa John chapter 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Nang pasimula pa lamang, ando doon na ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ako, dito lang naman ako nagsimula. Ako, tagalupa ako. Pero si Jesus, tagalangit. Mga kapatid, kung meron po kayong susundan at mamahalin, sana po yung galing sa langit. Kaya alam niyo po, mga kapatid, pagpapala po sa inyo ng Panginoon. Napapasalamat po ba kayo sa Panginoon na ang pastor po niyo ay hindi magaling? Napapasalamat po ba kayo na sa Panginoon na ang pastor niyo po ay hindi bibo? Ako po, tahimik na tao. Ano po? Hindi porque hindi ko kayo pinansin ay suplado na po ako. Ano? Hindi lang talaga ako ganun masalita. Pero mga kapatid, may mga tao talaga na matindi ang kanilang karisma. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ako ganun. Bakit? Kasi pagka ganun si Pastor, mas magpo-focus kayo sa akin kaysa sa Panginoon. Please, mga kapatid, please, huwag kayong mag-focus kay Pastor. Mag-focus kayo sa Panginoon. Mahalin niyo po ang Panginoon. Hindi po ako mas mataas sa inyo. Tama po ba? Tama po. Pantay-pantay po kita. Tama? Sa harapan ng Panginoon, walang mataas. Nagkataon lang ako po ang naging leader nyo. Pero hindi ibig sabihin ako yung mas ahead po sa inyo. Kundi pare-pares lang po tayo sa harapan ng Panginoon. At pare-pares lang po tayo na gusto natin ang Panginoon. Huwag na huwag po na magiging tiwala muna ay sa tao at hindi sa Panginoon. Magtiwala ka sa pastor hanggat siya'y nagtitiwala sa Panginoon. Sumunod ka sa pastor hanggat siya'y sumusunod sa Panginoon. Sapagkat kapag ka ang pastor ay hindi na sumusunod sa Panginoon, ayun ang Panginoon. Kaya din na yung pastor, kumanan na. Pipili ka ngayon, sinusunod ko? Si pastor o ang Panginoon? Sinusunodin mo? Sino po? Ang Panginoon. Sumunod ka sa pastor hanggat si pastor ay sumusunod sa Panginoon. Pag si pastor hindi na sumusunod sa Panginoon, huwag ka na sumunod sa Panginoon. Tama po? Inaalis ko po ang aking sarili sa eksena. Kaya lang po ako may authority sa inyo dahil sumusunod ako sa Panginoon. Pag hindi na ako, hindi ko na tinuturo ang Biblia, huwag na po kayong sumunod sa sinasabi ko. Amen? Ang sundin mo po yung Panginoon. Ito po mahirap sa mga sumusunod na lamang sa mga religious leaders. Yun na, masyado na silang obsessed sa kanilang leader. Masyado na silang hanga sa kanilang leader. Nalilimutan nila, nawawala ang saksiya ng Panginoon. Please love the Lord sapagkat siya lamang ang galing sa langit. Verse 32, "And what He hath seen and heard, that He testifieth, and no man receiveth His testimony." Lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesus, ay ano, nakita niya mismo. Yun po ang kaibahan ng pastor sa Panginoon. Yun po ang kaibahan ni John the Baptist sa Panginoon. Si John the Baptist ay ano, nanggaling sa lupa. Si John the Baptist ay ano, ang kanyang sinasabi
ay tinanggap lang niya galing sa Diyos. Pero si Jesus, siya mismo ang nakakita. Nakita na ba ni John the Baptist ang langit? Hindi pa. Sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Nakita mo na ba ang langit? Hindi pa. Pero si Jesus, nakita na ba niya ang langit? Yes. Ano man ang kanyang nakita at narinig, siya mismo ang nakakita, siya mismo nakarinig, yun ang kanyang ipinapahayag. Ako po, hindi ko pa po nakikita ang langit. Amen? Hindi pa nakikita ang langit. Lahat po tayo mga kapatid, umaasa lang tayo sa Biblia. Okay? Ang maganda sa Panginoon, siya mismo, nakita niya ang langit. Nakita niya at narinig niya ang boses ng Ama. Kaya nga siya pumunta dito at nagpapatotoo siya sa mga bagay na kanya nakita at narinig. Ang ganda po, no? Kaya nga po dapat mahalin natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat kung ano sinasabi niya, talagang nakita niya. Kung ano yung sinasabi niya, talagang narinig niya. Hindi yan ang galing sa kaninumang tao, siya mismo. Siya lamang po ang hindi kinakailangan tumanggap ng anumang galing sa tao. Ang karunungan ng Panginoon ay makalangit. Yun po ang kaibahan. Okay? Verse 33, he that received his testimony had set to his seal that God is true. Okay? Na lahat ng naniwala sa pahayag ng Panginoon patungkol sa kanyang Ama ay nagpapatotoo na ang Diyos ay totoo. Na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pagka hindi mo pinaniwalaan si Jesus, hindi mo pinaniwalaan ang Diyos at sinasabi mong ang Diyos ay sinungaling. Pero kung sasampalataya ka sa sinasabi ng Panginoong Jesus, ayan o, nagpapatotoo na ikaw ay sumasampalataya sa Diyos. Yun ang kaibahan mga kapatid ng pastor. Okay lang na huwag kayong maniwala sa akin. Okay lang. Pero huwag na huwag. Ano? Hindi ka maniwala sa Panginoon. Kaya, mahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano ang tinatawag po natin ano? Personal Bible study. Na ikaw mismo, kapatid, ay ano, meron kang sariling panahon na ano, basahin ang Biblia. Ang tanong, nakikita ba kayo ng Biblia Lunes hanggang Sabado? Opo, Pastor, nakikita po kami, nakikita lang. Andun po siya sa ilalim ng table, andun po siya sa estante. Nakikita rin naman kami, ay Bible. Pero hindi mo binabasa. Kapatid, tapos pupunta ka sa church, makikinig ka sa pastor. Anong ibig mong sabihin? Anong pinakikita mo sa Panginoon? Panginoon, mas believe ako kay pastor kaysa sa Biblia. Nakikinig ka sa pastor pero hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Paano nangyari? Kapatid, kung naniniwala ka na totoo ang sinasabi ng Panginoon, ikaw mismo babasahin mo ang salita ng Diyos, iintindihin mo ang salita ng Diyos, okay? Nanamnamin mo ang salita ng Diyos, pag iisip-isipan mo ang mga sinasabi nito at ini-apply mo sa buhay mo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon. Huwag mong sasabihin at huwag lalabas sa bibig mo kasi sabi ni pastor. Kundi dahil sabi ng Panginoon. Receive his testimony. Amen? Basahin niyo po. Baka kaya lang kayo nakikita ng Bible pagka pupunta rito sa church. Okay?
kailangan niyo po ang salita ng Diyos. At tanggapin mo yan galing sa Panginoon. Sa umaga po mga kapatid, pagbangon niyo po, ano, please, paalala lang, magbasa po kayo ng Bible. Amen? May mag-asawa. Inimbitahan ng pastor. Naalala niyo yung mga na yun? May mag-asawa. Inimbitahan ng pastor na kumain sa kanila. Pastor, kain ka po sa amin. Okay. Pumunta ang pastor, kumain. Pag alis ng pastor, bilang na bilang ni Mrs. yung kanyang kutsara. Saan yun ni Mrs.? Nawawala yung kutsara natin. Kinuha ni pastor yung kutsara natin. Wala namang ibang galing to, si pastor lang. Nawawala ang kutsara. Pampiya. Na-offend kay pastor. Si pastor, nangunguha ng kutsara. Hindi na ma-attend dyan. Abay, hindi nga umaten. Naka-isang taon na hindi umaten. Siguro, minsan, nagkita sila. Pastor, after 1 year, nagkita ni pastor. Naalala ulit ni nung misis. Hindi nakatiis. Pastor, naalala niyo po nung inimbitahan namin kayo sa bahay para kumain? Oo nga. Parang isang taon na yun, oo nga po, pastor. Kaya nga, pastor, hindi na kami dumadalo eh. Eh, bakit naman kayo hindi dumadalo? Naka-isang taon na. So, kasi, natisod ako sa inyo eh. Kasi, pastor, yung aming kutsara, mahalaga yun sa amin, bilang na bilang po, nawala. Kinuha ni pastor eh. Sabi ni pastor, hindi po kinuha. Hindi ko kinuha. Eh pastor, hindi ko makita yung kutsara. Ikaw ay yung huling gumamit ng kutsara. Hindi ko makita. Isang taon na, wala. Alam mo, kapatid, kung nasaan yung kutsara? Nasaan pastor? Nasa Bible mo, ilipit ko doon. Tinitingnan ko kung magbabasa ka ng Bible. Kasi kung magbabasa ka ng Bible, bumuklatin mo, ang kutsara! Eh, hindi mo na nagbabasa ng Bible. Sinubukan lang ni pastor. Eh, dahil kay pastor, nakaasa pa ng palalaya, natisod kay pastor, hindi na nagsimba, dahil kay pastor, hindi na rin pala nagbabasa ng Biblia. Hindi nakita kutsara. Nasaan pala kutsara? Andun lang ilipin ni pastor sa Bible. Nahuli tuloy ni pastor na ano? Hindi nagbabasa. Kapatid, basahin niyo po ang Biblia niya. Amen? Magbasa kayo ng Bible. Magbasa. Paniwalaan niyo po, hindi yung sinasabi ni pastor dito, kundi yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Yun po ang mahalaga na makita mo. Maintindihan mo na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Kaya nga minsan may mga Kristiyano, hindi masaya pag pupunta sa church. Bakit? Hindi na sila naniwala na mayroong Diyos silang sinasamba. Meron na kaya pupunta sila, inaawin na nila ang Panginoon. Bakit? Hindi nila na i-apply sa kanilang buhay, hindi nila nakikita, hindi nila na-meditate yung mga bagay ng mga makalangit. Kaya pupunta sa church, uupo, magtitisod pa, magagalit pa kay pastor. Bakit? Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Kung babasahin mo ang Biblia, ito ang mag-i-stir up ng iyong puso patungkol sa Panginoon, patungkol sa langit, patungkol sa iyong pananampalataya, patungkol sa dapat mong gawin, patungkol sa maayos na buhay, patungkol sa relasyon mo sa Panginoon, mababasa mo sa salita ng Diyos. Huwag ka lang umasa sa mga lingkod ng Diyos. Kundi basahin mo ang inyong Biblia. Hindi po tayo INC. Ang INC, bawal magbasa ng Biblia.
Bakit? Baka mali ang maintindihan daw. Ang may karapatan lang daw magbasa ng Biblia sa INC, ano? Ang mga ministro. Kapatid, dito sa atin, nire-require natin magbasa ang bawat isa ng Biblia para hindi lang po kayo maasa sa pastor, sa ministro, kundi mismo kinakausap ka ng Diyos sa Biblia. Nasa bahay ka, basahin mo, kakausapin ka ng Panginoon. Verse 24. Just me. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. Mga kapatid, si Kristo lamang ang pinaka puspos ng banal na Espiritu. Okay? Ang buong kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa Panginoong Jesus. Kaya kapag siya nagsalita, bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay makapangyarihan at makabuluhan. Bawat kilos ng kanyang kamay ay may dalang pagpapalad kapangyarihan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus lamang ang pinakapuspos ng banal na Espiritu. Huwag po kayong masyadong tumingin sa pastor kasi may mga panahon na ang pastor ay wala sa Espiritu. Tama po? Minsan si pastor wala sa Espiritu. Ay natsyempuhan. Mainit ang ulo ni pastor. Bakit? Nagsaing ang misis niya, nasunog. Eh yun na yung kahuli-hulihang bigas. Wala nang may sasakna. Gutom na si pastor. Sunog ang kanin. Uminit ang ulo. Dumating pastor, tao po, hey! Balis kayo dyan! Medyo ako masabi. Dumarating po sa panahon ng kapatid na ang pastor ganun din. Ano po? Na ang pastor minsan wala yan sa hulog. Kung kayo ang mga tao, mga member, minsan ay ano, may mga S. Ano yung S? May sumpong. Minsan ganun din si pastor, sinusumpong din minsan. Kaya kapag nakita mo si pastor wala sa Espiritu, huwag mo sabihin, hindi na ako atin, bakit si pastor? Nawawala pala sa Espiritu. Kapatid, kung ang Panginoon, sa Panginoon ka natitingin, siya lamang ang ano, puspos ng Espiritu sapagkat hindi binibigay ng Panginoon sa kanya, ng Diyos sa kanya, ang Espiritu ng takal-takal, kundi ibinuhos sa kanya, not by measure, kundi puspos siya. Puno siya ng banal na Espiritu. Kaya sino ang dapat mo lapitan? Pastor o Panginoon? Ang Panginoon. And then last. Verse 35. The Father loveth the Son and hath given all things into His hand. Lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Amen? May mga bagay na hindi kontrolado ng pastor. May mga bagay hindi kontrolado ng mga leader. May mga bagay na nangyari sa ating pong buhay na gusto mang makatulong ng pastor o ng leader, wala siyang magawa. Tama? Minsan, mababalitaan, si kapatid, may sakit. Anong pwede gawin ni pastor? Ipanalangin, pero hindi ko kayo pwedeng pagalingin. Pastor, ito po, meron pong malaking bayarin, kinakailangan bayaran. Gusto ni pastor magbigay, pero wala siyang maibigay. Pero kapag sa Panginoon kalalapin, nasa kanyang kamay ang lahat ng bagay. Kaya again, mga kapatid, sabi ni John the Baptist, ayos lang. Lumapit sila sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay higit kaysa sa akin. Kapag ka ang pastor ay nagsalita na parang siya ang authority, na parang lahat ang sasabihin niya ay tama, kahit wala sa Biblia. Kapatid,
delikado na yan. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, baliwalain nyo ng pastor. Amen? Hindi ibig sabihin, bastusin nyo ng pastor. Hindi po. Sabi pa rin ng Biblia, give him double honor. Pero huwag na huwag nalalagpas ang iyong pagtitiwala sa pastor higit kaysa Panginoon. Kung naniniwala ka sa pastor, nagtitiwala ka sa pastor, dapat ang buong tiwala mo ay sa Panginoon lamang at huwag sa pastor. Mawawala si pastor, manghihina si pastor, mamalay si pastor, pero ang Panginoon kasama ka lagi. Kaya sa halip na i-develop mo ay mag-focus ka sa pastor, mag-focus ka sa relasyon mo. Kanino? Sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Jesus, kasama mo siya araw-araw, oras-oras, minuminuto ng iyong buhay. There are times na tawag ka sa pastor, hindi ka matutulungan. Pero walang pangyayari at panahon na tatawag ka sa Panginoon na hindi ka na kayang tulungan. Amen? Sabagat kasama mo lagi ang Panginoon. Tayo po na, dakilang Diyos, salamat po sa buhay ni John the Baptist. Salamat Panginoon sa kapangumbabaan. Ibinigay niyo po sa Kanya, O Diyos. Nabagamat sabi ng Panginoon, He is the greatest man that has ever lived.